Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagpaabot ng mga pagbati at papuri ang mga mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang mapasama sa prestihiyosong Time Magazine's 100 Most Influential People of 2024. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isa ito sa maituturing na tagumpay ng Pangulo at ipinapakita lang nito ang kanyang dedikasyon para isulong ang interes ng bansa at siguruhin ang mas magandang bukas para sa mga Pilipino. Dahil anya sa pamumuno ng punong ehekutibo, gaya na lang sa kanyang economic policies, ay nagkaroon ng pagbabago at pag-unlad ng bansa sa kabila ng global uncertainties. Ipinakita rin anya nito ang commitment ng Pangulo na protektahan ang mga Pilipino sa kanyang paninindigan sa ating soberanya laban sa external threats. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, tunay na maipagmamalaki na mapasama ang ating Pangulo sa best at brightest at mga pinaka maiimpluwensya sa mundo. Para naman kay House Deputy Majority Leader Margarita Nograles, isa itong magandang simula para sa administrasyon at magandang indikasyon para sa nalalabing apat pang taon ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Ikinalugod din ni Taguig Representative Pammy Zamora ang pagkakahirang sa Pangulo bagay na hindi umano madaling makamit. Naniniwala naman si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na malaking bagay para sa Pangulo na kilalanin ng isa sa pinaka-respetadong news magazine ang kanyang paghihirap lalo na sa pagtindig laban sa panggigipit ng China. Ikinatuwa rin ni La Union Representative Paulo Ortega ang tagumpay na ito ng Pangulo na muling naglagay sa Pilipinas sa world stage. Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority na sapat na ang isang buwang palugit sa panghuhuli sa e-bike at e-trike users na dumadaan sa mga national roads sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, ang grace period na isang buwan ay oportunidad para magpakalat ng impormasyon ang ahensya at ituro sa mga motorista ang batas trapiko. Paglilinaw naman ni Artes, dumaan sa masusing konsultasyon bago nila ipatupad ang panghuhuli sa mga e-bike, e-trike at iba pang light electric vehicle sa mga pangunahing kalsada. Katunayan ay nagpaabot din sila ng formal na komunikasyon sa Malacanang kaugnay dito. Samantala, sinabi ni Artes na wala silang balak na ibaba ang 2,500 pesos na multa para sa mga mahuhuling lalabag pagdating ng May 18. Dagdag niya, nagsabi lang naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahal ang nasabing penalty pero wala namang utos na bawasan ito. Iginiit ng Public Estates Authority Tollway Corporation na dapat maibalik sa kontrol ng pamahalaan ang operasyon ng Manila-Cavite Expressway Project. Kasunod ito ng hakbang ng ahensya na maghain ng mandamus case sa Court of Appeals laban sa Cavitex Infrastructure Corporation. Ayon kay PEA Tollway Corporation spokesperson Attorney Ariel Inton, dapat mandato ng ahensya ang pamamahala sa toll pero hindi ito nangyayari. Dehado rin umano ang pamahalaan dahil hindi na ipatutupad ang 60 to 40% share sa kita ng toll na hanggang ngayon ay 90 to 10% pa rin. Dagdag pa ni Inton, kapag pinaboran ang PEA Tollway ay may posibilidad na maibaba ang presyo ng toll na magiging kapaki-pakinabang din sa mga motoristang dumadaan dito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow Gabi sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!